Tara guys, samahan nyo kami sa mga sikat na lugar na talaga namang pinupuntahan dito lang yan sa Tanaybisal. Wala kaming pasok pareho kaya naman we decided na mag-long ride. Importante pa din kasi sa isang relasyon kahit na matagal na kayo, dapat di pa rin nawawala ang quality time nyo sa isa't isa. So nakarating na nga kami sa aming unang pupuntahan, which is Andaranac Falls. Pero tiningnan lang muna namin siya guys, medyo madami na din kasing tao nung oras na iyon. At isa pa, sabi nga ni Mr., mas maganda daw na una namin puntahan is Batlag Falls. Kasi wala pa daw masyadong tao at mas ma-appreciate ko yung nature and yung ganda nito. Nakakapagod lang maglakad papunta dito kasi pataas yung daan. Pero napaka-worth it naman, grabe guys. Sobrang linis, ganda at nakaka-relax nga nung nakita ko to. First time ko lang din kasi makapunta at makakita ng ganyan. Noong una nga natatakot pa nga akong bumaba, paano naman kasi parang ganyan yung napapanood ko sa KMJS, yung may nangihila ng paa. Charot! So, pababa na nga kami dyan guys, kasi nga nakaramdam na kami ng konting gutom. Tamang-tawa nga ako dyan sa mister ko kasi mukha siyang batang maasim na naglalakad dyan. So, umorder na nga kami dito ng steam talong at inihaw na pusid. Grabe, napakasarap at na-enjoy ko talaga ang food dito. Actually, after namin kumain, tinamaan talaga ako ng antok sa sobrang sarap ng mga pagkain na in-order namin. And syempre, after namin kumain, pumunta na nga kami sa Kalinawan Cave. Na-amaze nga ako dito ng sobra dahil sa iba't ibang rock formation na nakita namin sa loob. Ito din pala ang nagsilbing hideout ng mga refugees during the Philippine-American War. Dito rin nag-taping ang Encantadia, Provinciano, Mulawin, Kamandag at marami pang iba. After namin sa Kalinawan Cave, bumaba na nga kami papunta sa falls na malapit lang din dito. And tada! Sobrang ganda din dito at halos solong-solo lang namin kasi wala masyadong tao. Nakatulog na nga ako dyan habang nakahiga sa tubig. Feeling ko kasi minamasad yung likod ko. And grabe linis ng tubig dito. Tipong pagkaahon mo, buong pagkatao mo, malinis na. Charis. So, naiingit nga yung mister ko dyan. Kaya naman humiga din siya. Sobrang sarap nga daw sa pakiramdam na naaagbusan yung likod niya ng tubig. Nakakatuwa ang isipin na magka-vibes kami sa lahat ng bagay. Kalokohan, music at kung ano pa. Napakadalang din namin mag-away. Pero ako lagi dahilan nun. Mahilig kasi akong maggalungkot ng mga bagay na nakalipas na, nangyari na. So, ang ending, ako mismo ang maiirita. Uy, nakaka-relate yung nanonood. Ang boring naman kasi kung lagi lang kaming happy, di ba? Kaya away ko na rin yun para may pag-awayan kami. Charot! Pagkatapos nga namin mag-relax-relax sa falls, umalis na nga kami para puntahan na ang susunod naming destinasyon. Medyo humahapon na rin kasi at lumalakas ang ambon kaya medyo nagmamadali na kami. Meron pa kasi kaming dalawang pupuntahan at iniiwasan naming abutan ng dilim sa gabi lalo na at hindi namin masyadong kabisado ang daan at mahina din ang signal dito. Medyo kabado nga ako dyan kasi baka mamaya ma-wrong turn kami tapos biglang may pumana sa likuran namin at gawin kaming panghapunan. Charot! Nagtanong ako dyan sa asawa ko kung pwede ba ako mag-practice mag-drive ng motor bago kami pumunta sa pupuntahan namin. Wala kasi masyadong dumadaan na sasakyan kaya naman kampante ako na hindi ako mababangga. Sumisigaw nga dyan ang asawa ko na may motor daw sa likod. Nung narinig ko nga yun, medyo nataranta ako at muntik na tuloy ako mabangga sa gutter kasi prineno ko yung gulong sa harap. Tawa nga siya ng tawa kaya tuloy natawa na rin ako. Nag-enjoy nga ako sa pagdadrive dyan, kaya naman humirit pa ako ng isa. Sabi ko nga sa asawa ko kung ano mag-angka sa kanya, pumunta sa destinasyon namin. Kaso di siya pumayag, matarantahin daw kasi ako. Baka kapag may bumisina lang sa akin, eh magtatalon na ako. Nakarating na nga kami sa aming second to the last na destination, which is ang Regina Rica. Pumili kami ng iba't ibang kulay ng kandila dito bago kami magdasal. Yung mga kulay na pinili namin ay sumisimbolo sa aming protection, blessings, guidance, and health ng aming pamilya. Nagpasalamat na rin kami dyan sa mga unexpected blessings na ibinibigay sa amin Lord. Kasi naman kung dati tuyo lang lagi ang inuulam namin, ngayon mas marami ng tuyo ang aming nauulam. Charot! Kahit pa paano nakakaraos at nakakapag-save na kami para sa aming future. Kaya thank God talaga dahil nalagpasan namin ng matinding pagsubok sa aming buhay ng magkasama. Hiniling na nga rin namin dyan na tuloy ang paggaling ng aming nag-iisang anak. Sa ngayon kasi mag 1 year na siya nagme-maintenance dahil sa sakit niya. And we claimed it na talagang gagaling na siya. At nakarating na nga kami sa aming last destination, ang Pililla Windmill. Sobrang lakas na nga ng kulog dyan at napakadilim ng langit. Kaya na madali na rin kami kumuha ng aming mga pictures at video bago kami tuluyang umuwi. So ayun lang naman guys! Bye-bye!